Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa na ating tututukan sa oras na ito mga kaibigan ay tungkol sa mga nahukay na mga sinaunang mga alahas sa isang ginagawang bahay. Alamin natin kung mahal nga ba ang halaga ng mga alahas na ito. Habang naghuhukay para sa ipinapagawang bahay sa kanilang lupa sa Grandara, Samar, may aksidenteng tinamaan si Keith Lopez na tila isang banga na nabasag. At ilan sa mga ito may lamang mga gintong alahas. Niwala ang pre-colonial ang tanda. Sa nakaraang episode ng Kapuso Mo Jessica Soho, sinabi ni Keith na kasama sa nakita nila sa paghukay ay ang isang banga na kasya ang tao. Mayroon ding maliliit na mga banga at tila isang patalim. At nang maghukay pa sila, may nakita pa silang maliliit na mga banga na may lamang mga gintong alahas, kabilang ang limang piraso na tila pendant na may disenyo na hugis araw na kasing laki ng piso ang sukat. Mayroon ding tatlong piraso na tila gintong singsing, isang holen at bead. Ang mga alahas na ito kaibigan ay nilinis ni Kit at itinabi. Pero hindi pala ito ang unang beses na may nakitang alahas sa lupain ni Kit. Ang lolo ko sinya rin daw, dati raw ay may nahukay na dalawang piraso ng gintong hikaw sa lugar na ito. Ang tiyuhin naman ni Keith na si Luis na dating may-ari ng lupa, may nahukay naman noong 2015 na gintong pendant na naibenta sa halagang 280,000 pesos. Ang naturang pera kaibigan, ang ginastos daw nila sa pagpapagamot ng kanyang kapatid na may sakit na diabetes. Umaasa naman si Keith na mayroon ding malaking halaga ang mga alahas na kaniyang nakuha para matustusan ang kanyang paggagamot. Napag-alaman na kinakabitan si Keith ng catheter matapos siyang hindi umihi ng tatlong araw. Batay sa kanyang pagsasaliksik sa internet, naniniwala si Keith na pre-colonial jewelry ang kanyang nahukay. Ang mga alahas na nahukay ni Keith ipinasuri sa isang antique collector na si Abe Ambrosio, na kabilang sa mga kinokolekta ay ang pre-colonial artifacts. Tama kaya ang hinala ni Keith na mga sinaunang alahas ang nahukay niya? Magkano kaya ang halaga ng mga ito? At maaari niya kayang ibenta ang mga ito alinsulod sa itinakda ng batas tungkol sa mga nahukay na antigong mga bagay? Isa sa mga sinasabing dahilan kung bakit nakatagpo ng mga sinaunang jewelry si Keith sa kanyang bahay na ipinapatayo ay dahil pinaniniwalaan nila na noong araw ang mga namamatay ay isinasama sa kanilang libing ang kanilang mga kayamanan. Inilalagay ito sa mga banga. Kaya't maaari na ito ang dahilan kung bakit nakahanap sila ng mga kayamanan dito sa ilalim ng lupa mula sa bahay na ipinapatayo ni Keith. Ang mga alahas na nahukay ni Keith ipinasuri sa isang antique collector na si Abe Ambrosio at sinabi ng eksperto na tumingin sa mga nahukay na hinihinalang mga pre-colonial jewelry na ito na ito daw ay tunay na ginto. Tama kaibigan, ito ay mga tunay na ginto ayon sa ekspertong sumuri sa kalidad ng mga gintong nahukay ni Keith sa lupa kung saan ipinapatayo niya ang kanyang bahay. At dahil nga gusto ni Kit na malaman kung makakatulong nga ang mga nahukay niyang gold na ito sa kanyang nararamdamang sakit, ipinasuri niya kung magkano ang aabutin ng presyo ng mga pre-colonial jewelry na ito na kanyang nahukay. Ayon kay Abe na isang eksperto sa mga pre-colonial jewelry at ang mga presyo nito, ito daw ay tinatayang nasa 90,000 ang halaga. Itong nahukay na mga pre-colonial jewelry sa tahanang ipinapatayo ni Kid ay nagpapatunay na mayaman ang kasaysayan ng ating mga ninuno. So hanggang dito lang mga kaibigan, sana nagustuhan ninyo ang ating paksa na ating tinutukan sa oras na ito. At kung gusto niyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now, and as always, have a nice day everyone.